kalampuan, dalag na usang ka oras nga programa. Maghatod kaninyo sa mga katikaran, may kalabutan sa kalampuan, dili lamang sa komunidad, apan sa kinatibukan. Kalampuan, dalag na. Mga kaigsoonan, mayang adlaw na po kita sa linghugna sa itong programa, ang Kalampuan Dalatanan. Kininyo'y galas kahangin ng Rafi Bermejo, inyong makauban sulod sa usa ka oras sa itong programa. O doon ay kabaguhan sa itong episode karong adlaw, mga kaigsoonan. Tungod kay una, dili na ito makauban si Master Saldi Chato kay iya pang gilugwayan ng iyang bakasyon sa Kauluhang Manila. Ikaduha, doon na tayo duha kabisita. Una, siyempre, ang atong Assistant Majority Floor Leader sa House of Representatives, sulaylain ang atong pinanggang congressman. Congressman Jericho Coco Nograles. O ang ikaduha, akong ila-ila ninyo mga kaigsoonan. No? Apan, una ang tanan, gusto na ko i-say-say kaninyo ang atong mga isgutanan karong episode. Walay lain kundili ang Zona 2 no, ni President Rodrigo Roa Duterte o ang extension sa martial law. Ang ikaduha, ang siyempre mensahe ni President Duterte dito sa Kongreso, no, kalambigit dito sa iyahang 2018 na budget. Ikatulong mga kaigsoonan, siyempre katong mga hottest issue karong higayuna. O siyempre din ato kabiyaan ang inyong mga pangutana sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Ang atong guest mga kaigsoonan, she is a she, no, a gorgeous woman. She went to Ateneo de Manila University for her primary and secondary studies. She studied journalism at the University of the Philippines and managed to secure a scholarship to pursue journalism at the University of Basque Country in Spain and was able to attain 2 master's degrees. Wow. And then she was named also the one of the 13 inspiring women of 2016 by Time Magazine. Ang atong bisita karong higayon na mga kaigsoonan, ang usa sa mga kauban sa atong pinanggang kongresmano ni Congressman Coco Nograles, Vice Chairperson sa House Committee on Veterans Affairs and Welfare and Vice Chairperson sa House Committee on Women and Gender Equality. She's also a member of 10 more committees at the House of Representatives. I am referring to, ladies and gentlemen, to our gorgeous representative of the 1st District of Bataan, no other than Congresswoman Geraldine B. Roman. Kumusta po? Maraming salamat, Rafi, for your very nice introduction. Nakakatabang puso. Magandang araw sa iyo. And of course, sa mga manonood ng KTD, magandang buhay po sa inyong lahat. Okay, unang katanungan po kay Congresswoman Geraldine. Kumusta po, ano po ang mahalagang bagay, ang pinunta at napadpad po si Congresswoman Geraldine dito sa magandang at saka itong napakagandang lungsod ng Davao? Nako, every time it's a pleasure to come here to the city of Davao. Actually, this is my second time, Rafi. My first time was in June of 2016, shortly after the 2016 elections. Nakumbidahan po ako sumali dun sa Women's Summit. So that was my first time. But this time I came kasi nakumbidahan naman po ako sa Ateneo de Davao to speak about gender equality and the anti-discrimination bill na nakafile po namin sa Kongreso. Okay. Speaking of gender equality, Congresswoman Geraldine, kayo ay tinaguri ang pinakaunang transgendered person na nahalal sa mababang kapulungan. Gaano ba kahalaga ang pagkapanalo ninyo, no, sa LGBT community? Well, as far as I'm concerned, hindi mahalaga yung aspekto ng buhay ko na yun. It's just one of the many aspects that define who I am. So, kung fino-focus nila doon, siguro dahil technically, ako nga ang kauna-unahan na transgender woman na pumasok sa mababang kapulungan. I don't mind that they call me and refer to me and remember me by that name, no? Pero, is it important? Maybe, yes. Dahil it could be the sign that there is a change going on. Katulad nga na sinasabi natin sa administration ng Pangulong Duterte, change is coming. And maybe I am part of that change too. Okay. Iniisip ko lang po kung gaano kahirap o kadali ang naging kampanya ni Congresswoman Geraldine nung panahon mo ng eleksyon. Hindi nga madali, Rafi. Naku, Diyos ko po. And as expected, syempre, yung katunggali ko, ginamit niya yung aking kasarian para punahin ako. He used my gender as an issue against me. He would laugh and scorn at me.
insult me in public. He would even judge me in public. Ako naman, syempre, tao lang naman ako, nasasaktan din ako. Pero mas nasasaktan ang nanay ko eh. Kasi ganun siguro talaga ang mga nanay. So how did I handle it? De gabi-gabi habang nagbi-meeting sa mga iba't ibang barangay, I would explain my life story. And wala naman akong tinatago sa buhay ko dun sa Bataan. Alam na mga taga-Bataan ang aking life story. Lumaki ako dun. Nakita nila ako, paano ko nag-transition. At layunin ko sa pagkwento sa kanila ng aking buhay was to give them a sort of some kind of inspiration. Kasi alam ko lahat tayo ay nakakaranas ng discrimination. Hindi lamang dahil sa ating kasarian. Maybe because we are poor, or maybe because we have not received education, or maybe the color of our skin, of our ethnic origin. All of us have encountered discrimination at some point in our life. Okay po. Paano din ho ninyo i-describe yung inyong working relations doon ho sa House of Representatives? Ay nako, bago ako nagsimula magtrabaho, before I started working, I was warned beforehand by so many people. Sabi nila, Geraldine, mag-ingat ka kasi there's an old boys club dyan sa Kongreso. Nung nag-start naman akong work, hindi ko naman maramdaman. Siguro may ilan mabibilang mo sa daliri ng isang kamay. Pero the vast majority ng aking mga kasamahan, they have treated me with respect, with acceptance, with understanding. Kumbaga, hindi issue yung aking kasarian. I'm just one of the group, you know? One of the boys, one of the girls. And we all work together so well. Okay, sa inyo pong entry doon no, sa House of Representatives, sa tingin nyo, dadami pa yung LGBT members na lalahok po sa politika sa darating pang mga eleksyon? Maaari. Definitely, it opened doors ang aking pagpasok sa Kongreso. More members of the LGBT community will be encouraged to join the world of public service. And I encourage them to do so because, you know what, for us to be fully integrated into society, we have to participate. Huwag na tayong mahiya. Kung meron naman tayong ma-offer sa taong bayan, ipakita natin. Kung meron tayong pagmamahal sa ating puso, ipakita natin. Huwag na tayong mag-hesitate. We should go ahead and aspire to serve our country. Okay, Congresswoman Geraldine, nasa home city po kayo ng presidente ngayon, nasa Davao City po kayo. How do you find President Duterte po? Una siguro sa yung being a leader. You know what? Hindi ko po ipagkakaila. When I ran in May 2016, I was part of the Liberal Party. Yeah. But even then, naku-curious ako. Sabi ko, kakaiba ang estilo ng kandidatong ito. Para siya yung maginoo, pero bastos. Diba? Pero, you know, some do not like that kind of style. But maybe that's just, it's because they do not discover the inner self of our president. Or they refuse to look beyond the external ways of expression of our president. And I could sense, especially, alam mo, naalala ko noon when he won. And then when he went to the tomb of his mother, kung paano siya umiyak. You cannot fake that. And maybe I also felt the same. Kasi ako, baguhan lang ako sa politika. When I won, I said, well, this is it. I have the lives of 500,000 people depending on me in the first district of Bataan. Ano pa kaya ang presidente? How many Filipinos are we? 120 million? Just go. If you have the fate and the lives of 120 million people on your shoulder, in your hands, talaga is such a great responsibility. And as soon as he won, I told myself, beyond partisan politics, it is my duty as a Filipino to support this president and help his government succeed. Kasi sabi ko nga, nadalas ako ni interview as a Liberal Party member before, I would tell them, the success of this administration is the success of the entire nation. And the failure of this administration means the failure of everyone. And we cannot afford that. So, nag-decision po akong
suportahan, and that we are doing in the lower house, in the House of Representatives. Okay. How do you find the president as a person? As a person, I've had very few opportunities to mingle with him, and I hope we do have more opportunities. He was in Bataan for Bataan Day, Araw ng Kagitingan, and very short lang and very brief ang aming exchange of words. Pero he was so gentlemanly. He called me Madam, and he said nice words. He even remembered my father, kasi my father was a colleague of his in the 11th Congress, my late father. And of course, that touched my heart. You know, you see that kind of behavior. But at the same time, naalala ko, dun sa Sona naman, ibang klase. Parang Robin Padilla ang dating niya. Okay. Diba? Alam nyo, merong mga pumupuna, pero the vast majority sa amin sa Kongreso, it was a welcome break. Kasi, alam nyo, ang mga Sona, ito kinukwento ng mga magulang ko, naging kongresista rin sila. Mahaba eh, minsan nagdadalawang oras yan. Dalawang oras ka nakikinig, syempre inaantok ka na rin si may bandang huli. Pero nung nagsosona ang ating presidente, walang lahat gising. Lahat tumatawa when he cracked his jokes, and lahat pumapalakpak na parang it was something very spontaneous. Okay, how do you look at him as a man? As a man, alam nyo, ang tingin ko sa presidente, on the outside, napakatigas. Pero sa kaibuturan ng puso niya, on the inside, he has a very soft spot, lalo na para sa mga maliliit na tao. For the poor, for those who are discriminated against, for Filipinos in general. And definitely, I felt, and we all felt that in the lower house, his love for a country. Isipin mo, kung ikaw nag-iingat ka sa image mo, iingatan mo mga salita mo, if you're concerned about your image. Pero ang pinakita niya sa amin was love of country. Ala siyang pakialam. Ang sabi niyang ganon, challenge niya ang kaaway ng mamamayang Pilipino, ang mga tax evaders. Challenge niya ang mga drug addicts, ang mga rebelde na ayaw namang tumupad sa mga pinagkasunduan. Wala siyang pakialam. Pinagsasapalaran pa niya ang sarili niyang buhay. Ako, kakayanin ko kaya yun. Maybe not at this stage, pero hanga po ako sa katapangan ng ating Pangulo at kaya niyang gawin yun. And this only proves one thing, love of country. Okay, Congresswoman Geraldine, ano ho ang masasabi ninyo sa matapang, makulay, at saka makisig o macho na pananalita ng ating presidente? Well, alam nyo, nung una, medyo nashock talaga ako. Nakikita nyo naman ako kung kumilos. Parang, well, talagang ganito ako, very prim and proper. Nashock ako, syempre. Hindi naman ako sanay makaparinig ng konting mura dito, no? But during my first trip to Davao, maraming mga mamamayan ng Davao nag-explain sa akin, Ma'am, alam nyo, mahal namin ang aming mayor. Mahal namin si mayor. Sa ko, bakit? Eh, napakabuti po niyang tao. Huwag po kayong matatakot dun sa kanyang pagmura o yung hard na impression na binibigay niya, no? Meron siyang puso, lalo na para sa mga naaapi at mga mahihirap. Okay, being the first district representative of Bataan, ano naman po yung mga gustong i-advocate ni Congresswoman Geraldine, no? Para naman po sa taga-Bataan at saka para na rin ho sa buong bansa? Well, para sa aking distrito sa Bataan, which is comprised of the towns of Dinalopihan, Hermosa, Orani, Samal, Abukay, and Morong, ang nais ko po sana, syempre, mabigyan ng hanap buhay ang mga tao. And one of the ways of generating income for the people is ecotourism. Kasi mahal ko rin po ang kalikasan, ang environment. So gusto kong pag-combine yan dalawang activity na yan. Sa paniniwala ko, hindi naman kailangan maging incompatible eh. Pwedeng pagkakitaan ang nature, but at the same time, take care of the environment. So isa po yan, nag-develop po ako ng mga ecotourism sites. And another thrust of mine is also the welfare of our farmers.
ang tinutulungan ko po talaga, kasi this is one of the basic problems in my district, yung mga land disputes. Mm-hmm. Yung it seems that our agrarian reform program has not worked that well. Kaya nga po sinusuportahan ko si Secretary Rafael Mariano because I feel that he is very sincere at magsasaka po talaga siya. Paano mo nga naman gagawing maunlad na negosyo? How can you make farming into a lucrative business if the land ownership is not yet settled? So isa po yan. And of course, ang patubig, ang agro-technology, tapos yung konsepto po ng agribusiness ay pinopromote ko. At syempre, ang mga kababaihan sa aming distrito, meron po kaming samahan ng kababaihan at 55,000 po ang mga miyembro. Patuloy po monthly ang kanilang livelihood courses para magkaroon po ng dagdag kita ang mga may bahay sa aming distrito. Okay, maraming salamat po, Congresswoman Geraldine. Mga kaigsunan, inyong nadungog ang Congresswoman sa unang distrito sa Batahan. Mag-break lang sa tagmakadayot. Alam mo, gawa kayo sa itong pagbalik at makauban ng ato pong Congressman Jericho Coco Nograles. Kauban gihapon si Congressman Geraldine. Atong isgutan kung gusto pa itong ilang mga insights, no, sa mga isyu nga gusto na ito isgutan karong panahon na. Alam mo, gawa kayo balik. Kalampuan, dalat mo na! Okay, kaayo! Okay, kaayo! Okay, kaayo! Okay, kako! Okay, kaayo. Ako na si Carmela Wyvirai, 22 years old, taga Buhangin, Davao City. So as a fresh graduate, aptik chug kay ko pag makadungog ko nga na ay hiring. So kani nga jobs fair na dunggan ako sa akong amiga nga taga diri ra pud sa Matina. Grab the chance din ko para mag-apply. Ang apply ko kay tungod kay gusto na ko makatabang sa ko ang pamilya. Mga 9:30 naan ako diri, so wala jud koy dala, resume lang jud. So confidence sa sarili kang mag-apply kung asa man. So karon nadawat ko and thank you, Lord. Tawag na ko nga, tanan nga, wala pa'y trabaho nga muanhi diri sa jobs fair ni Congressman Coco Nograles nga makasure jud ko nga madawat jud ayon mo diri. Salamat kay Congressman Coco Nograles sa gidala niya na jobs fair diri sa Don Manuel Gutierrez Elementary School. Ako si Carmela Wyvirai. Okay na ko, okay ka ko, okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kako. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kako. Okay kaayo. Ako di ay si Daryl Riveral, nagpuyo ko sa Matina. 21 years old ko. Og naabot ko diri mga 9 AM. Ako lang gipang dala kay resume lang jud, daghan na resume kanang since fresh graduate man ko, so kailangan jud kay nako mangitaog trabaho. Og nakadungog man ko nga kanang naay na po'y job fair si Congressman Coco Nograles, so ako adyong gi-grab ang opportunity na makakita ko work sa iyang job fair. Og since ako ang pag-skwela og college, first year hangtod fourth year, scholar jud ko ni Nograles, og part jud sila congressman sa ako ang pag-skwela. So nangita ko trabaho kay kanang maulagi, fresh graduate, so kailangan jud kayo mangita og trabaho og kanang para mapulihan ako ang kahago sa ako ang parents since sila man nagpa-eskwela sa ako. So karon time na pod nako para ako na pod mo puli sa ilang mga kahago na gihimo sa ako. Salamat kay Congressman Coco Nograles sa ang gidalang jobs fair diri sa Don Manuel Gutierrez Elementary School. Ako si Daryl B. Riveral. Okay na ko, okay ka ko, okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay ka ko, okay kaayo. Kalambuan Dalatanan. Balik na sa itong programa ang Kalambuan Dalatanan. Mga kaigsunan, kauban gihapon nato si Congresswoman Geraldine Roman. O siyempre, makauban po nato karon ng atong pilanggang congressman, si Congressman Jericho Coco Nograles. Kong welcome to KDP. Maing adlaw, Rafi. Maing adlaw, Geraldine. Maing adlaw sa atong tigsubay sa Kalambuan Dalatanan. It's good to be back and I'm so happy that we are now joined with our distinguished member of the House of Representatives, the representative from the 1st District of Bataan, Congresswoman Geraldine Roman. Welcome to Davao City, Geraldine. Thank you so much, Kong Kakoko. You know, I feel very much at home dito sa Davao dahil nga sa
hospitality na pinapakita sa akin ng lahat ng mga mamamayan that I meet. Well, you know, iba talaga pag celebrity na ang kasama natin dito. Showbiz ba? Oh, showbiz. Na. Alam mo, sa ating mga tigsubay, not a lot of people know that Congresswoman Geraldine Roman speaks very fluent Spanish. Baka pwede naman mag-sample dyan, Geraldine. Para ba tayong nasa Zamboanga? Buenas noches a todos los dabaueños. Eh? Wow. Dios os bendiga. God bless you all. Oh, yan. Thank you. Okay, mga tigsuna na itong isgutan karon ang ikaduang suna sa atong pinanggang presidente, President Rodrigo Roa Duterte. Congressman Coco, Congresswoman Geraldine, pinanood po ng buong bansa, no, yung pag-deliver ni President Duterte ng kanyang pangalawang State of the Nation address. Ang tanong ko po, kung paano, ano yung point of view ng isang kongresista, no, doon sa significance nitong tinatawag nating SONA ng isang presidente sa Pilipinas. Well, alam mo, ang SONA ay mahalaga. Ito ay ginaganap, we hold the State of the Nation address. Mm-hmm. Yun ang isabihin ng SONA. Sa simula at pagbubukas ng bawat sesyon ng Kongreso. No? Now, we are at the 17th Congress and we have just opened the second regular session. So, yung first niya, last year, yun ang parang sinasaad niya yung plano niya for the coming year. Pero itong second niya, nag-report na siya kung ano ang naging achievements ng kanyang administration during the year that has transpired. So, mahalaga na nagbibigay siya ng report talaga sa taong bayan. Tapos, sinasaad pa rin niya, he also tells and informs Congress kung ano ang kanyang mga priority bills and projects na naka-line up para sa the rest of the year. Para sa ako, ang kanyang SONA, he has not only reported his achievements of the first year, naapod siya yung mga gireport na kung unsa man ang niyang gusto, no? Like for example, he asked Congress in the State of the Nation address to prioritize our right-sizing bill. And our right-sizing bill has already been passed into third reading and it will already be transmitted to the Senate for the Senate to consider. He also asked for the creation of disaster preparedness this time around. And maayo na, because that is very much within the kind of leadership that he did. Kay si President Rodrigo Roa Duterte actually created 911 in Davao City after the Davao bombings. So this is probably the same formula na yang gibuhat kay after the Marawi siege, nagbuhat na siya ng 911. And we also have to take note na nag-report po siya sa success sa 8888. And because of the hotline 8888, daghan na tang mga na-report ng mga government employees that may be part of some corrupt or illegal activities. And because of that, guided na kaayong atong gobyerno. And so far, it's one of the most refreshing SONAs. Ako, isip staff sa former speaker o former congressman, I have seen and I have personally observed the State of the Nation addresses of former President Fidel Valdez Ramos, many addresses of former President Gloria Macapagal Arroyo, and even kay President Noynoy Aquino. But it is the first SONA that I have observed na the president asked the question himself. What is the state of the nation? And he said terrible. The state of the nation is right now terrible. That is why we have to fix it. In the previous States of the Nation addresses, they're trying to paint a good future. You notice that? It's a rosy picture na this is what we're going to do, this is what we've done. They're reporting that. In this State of the Nation address, after 1 year of the Duterte presidency, yung kanyang report is not a rosy picture. Ang report niya is that we need to get down and dirty. Did you observe that also?
I did observe that. And totoo ang sabi mo, Kong Coco, na it's a different take at doing the sauna. But it's a more realistic take kasi para bang kung ang isang pasyente ay may sakit, kailangan mo ng real and truthful diagnosis. And he was humble enough to admit na hindi kagandahan ang estado ng ating bansa. And the moment you identify the problem, that's when you can really find solutions. Kung deny ka lang ng deny na may problema, eh paano mo mahahanapan ng solusyon? So tama lang yung ginawa ng presidente, no? But what also called my attention, marami rin siyang in-announce na mga priority bills na inassign niya sa atin sa Kongreso, pinabili niya sa atin, ano? Aside from, you know, announcing other measures that he had taken. What called my attention, alam niyo naman, I'm also into gender equality as vice chair person of the Committee on Women and Gender. He announced an increase in the GAD budget. Do you recall how much that is? Almost double yata, di ba? Yung hiningi niya. Oo, kaya maganda yun eh. Sana nga masingit rin dun sa GAD budget na yun and yung gender sensitivity, pati na rin po ang LGBT community. Okay, nung July 24 po, nag-convene yung both no houses, the House of Representatives, at yung Senate, para bigyan daan po yung pangalawang SONA ni President Duterte. But 2 days prior to the SONA, nagpatawag din siya ng, or nag-convene din yung Congress at saka yung Congress, no, para bigyan daan yung itakil nila yung extension of martial law. Bakit kailangan ho gawing separate yung discussion na yan? Well, basically, the joint session of Congress has to occur for very specific purposes. In the previous episodes, naghisgutan na it is possible that if there is an extension of martial law, that will be